What is up guys, ako nga pala si Naufu at maghahatid sa inyo ng panibagong seri ng Pixels Online. Nalalapit na ang Pasko at kung mapapansin nyo nga dito sa Terra Villa ay meron ng Christmas tree. Pero wala ka nalaman yan sa ating topic ngayon. Dahil ang tatalakayin natin ngayon ay ang tungkol sa UGC. Ano nga ba ang UGC? Ang UGC or User Generated Content ay ang paglikha ng content ng isang user sa isang platform. At ang platform ay may iba't ibang uri ng UGC. Para mas madaling intindihin ay magpo-focus lang tayo sa ating platform na pinag-uusapan. Yun ay ang Pixels Online. Sa game nga na ito ay mayroon silang ganitong mechanics. At alam nyo ba na sa paglikha ng UGC ay pwede kang kumita ng berry? Oo, kahit ikaw mismo ay pwedeng gumawa nito. Kaya i-like mo na ang video at mag-subscribe na din kung hindi pa. Dahil ituturo ko sa inyo kung paano mag-submit ng iyong likha at tatalakayin natin ang mga guidelines. Ipapakita ko sa inyo ang mga halimbawa. Let's go! Gaya ng Ronin Signboard at ang Skull Fireplace na ito. Yan ay halimbawa ng mga UGC. Ito pa mga halimbawa. Ang mga lumikha nito ay hindi ang developer ng game, kundi mismo ang mga user. Dito nga sa web3triads.com ay makikita ang mga list ng UGC at kung sino ang lumikha nito. Bisitahin lang ang website upang makakuha ka ng impormasyon o idea. Ang UGC ay pawang dekorasyon lamang sa game. Pero gaya nga ng sabi ko kanina, ay maaari kang kumita ng berry sa paglikha nga nito. Ngayong narinig mo na ang magic word na kita, siguro ay interesado ka nang malaman kung magkano nga ba ang kikitain mo sa paglikha ng UGC. Matindi pala racket niya. Mika, at sasamahan kita sa marketplace para ipakita sa iyo. Magtungo nga sa buy section at i-click ang decoration. Dito makikita ang mga list ng mga UGC na binibenta ng mga player. Silipin natin ang halaga. Base sa makikita natin ay hindi bababa sa 5,000 berry ang halaga ng isang UGC. Ang presyo ay nakadepende pa rin sa player at ganda ng pagkalikha nito. Pag mas maraming tao ang nagkagusto ng iyong likha ay maaari ka nga pumaldo. At paldog naman kung hindi ito kaaya-aya. Ngayon ay susubukan natin gumawa ng sarili nating UGC para na rin ipakita sa inyo kung paano ito gawin. Ang UGC sa Pixels ay gawa sa pixel art. Kaya kung ikaw ay may talento sa paglikha ng pixel art, ay siguradong basic lang ito sa iyo. Maraming pixel art app o software kung saan ka pwedeng gumawa nito ng libre. Gaya ng Piskel, Pixel Art, at Ibis Paint X. At ang gamit ko ngayon ay ang A-Sprite. At habang nag-i-sketch tayo ay talakayin natin ang kanilang guidelines sa paggawa nito. Magtungo lamang sa NFT boot. Sa pinakaibaba ay makikita itong Integrate My Collection. I-click lamang ito. At i-click ang UGC Decoration Guidelines. Importante na basahin itong mabuti upang hindi masayang ang effort mo. Una, yung mga bawal mong gawin. Hindi ka pwedeng gumawa na nag-i-exist na sa game. Bawal din ang pagpasa ng hindi mo gawa o ang pagkuha lamang ito sa internet. Bawal din ang NSFW content. Bawal din ang mga bagay na may logo ng pixels. Bawal din ang buhay na hayop, tao at anumang di naaayon bilang dekorasyon. Pero may ilang exception gaya ng goldfish bowl at iba pa. Dapat ang file size ay limited lamang sa 24KB. Ang color palette lang na ito ang maaari mong gamitin upang ang gawa mo ay bumagay sa game. At kung mayroong anino ang iyong gawa, dapat ang kulay na ito lang ang gagamitin. Siguraduhin nakababa ang opacity sa 38%. Ang game na ito ay naka top-down perspective, kaya siguraduhin nakaayon sa angulo ang iyong gagawin. Siguraduhin ding naaayon sa sukat ng karakter ng pixels ang dekorasyon na iyong gagawin. At kung animated naman ang iyong gagawin, dapat ito ay limitado lang sa 10 frames. Magpasensyahan nyo na at yun lang muna ang kaya kong ipaliwanag sa inyo. Bisitahin na lang ang website upang mabasa ng kumpleto ang mga detalye. Ito nga pala ang aking UGC na ipapasa mamaya. Pagkatapos nito ay makikita nyo na aktwal ang proseso kung paano ito isubmit. Habang tinatapos ko ito, nais ko lang ipaalam sa inyo na may 2 guild sa Pixels ako na sinusuportahan. Ito ay ang VCH o ang Batcave ni Aseo at ang isa pa ay ang GGS o ang Good Gaming Society. Soon ay magkukulab ang 2 guild na ito. Kaya inaanyayahan ko kayong mag-watchlist na sa parehong guild. Nasa description ng video na ito ang link. Ang parehong guild ay walang toxic community. Purong good vibes lamang at tutulungan ang bawat mga member. Nag-o-organize rin ng mga events at giveaway. Kaya ano pang hinihintay mo? Let's go! Ngayon ay ina-animate ko na ang UGC upang maging mas maangas. Sana ay nagustuhan nyo ito. Dahil pag ito ay naaprubahan, mamimigay ako ng 3 nito at pipili ako dyan sa comment section. Kaya wish me luck guys. Ito ay tatawagin kong Golden Guard Soul. O kaya ay a soul within the golden armor. Ewan ko sa'yo. Ang inspirasyon ko nga pala dito ay ang aking kaibigan. Para kasing ulo niya. Matigas pero walang laman. Pero joke lang. Ang totoong inspirasyon ko dito ay ang monster sa Ragnarok Online. Ngayon,
Comment down below if alam mo ang name ng monster na tinutukoy ko. Anyway, panuorin nyo muna ito habang tinatapos ko. At mamaya ay samahan nyo akong ipasa ito. Ngayong natapos na ang ating project, babalik na tayo sa Terra Villa para ipasa ito. Magpunta lang sa sales section ng marketplace. I-click ang custom decorations, then submit a custom decoration. At dahil animated ang ating ginawa, i-click ang I am uploading a spreadsheet, then i-drag ang file sa box. Dito nga ay eksaktong 24KB ang aking ginawa. Ngunit hindi siya tinanggap dahil mukhang mataas na ang palitan ng KB ngayon. Ngayon ay i-adjust ko ang aking art para mabawasan ang file size nito. Take note nga pala, kapag magpapasa ka ng animated, dapat ay naka-sprite sheet ito. Nakapata sa mga frame at magsisimula ang pinakaunang frame sa kaliwa at matatapos ito sa kanan. Ngayon, kapag tinanggap na ito ay ganito ang iyong makikita. Ngayon, ilalagay na natin siya ng collision box. Ito ay magsisilbing boundary o ang kanyang space na kakainin sa iyong land. Pagkatapos ay papangalanan na natin ito. Lalagyan din natin ang description. I-click lang ang save at tapos na ang proseso. Ang gagawin na lang natin ay maghintay ng resulta kung ito ba ay maaaprubahan nila. Please take a note of this once approved. Ngayon ay kung interesado kang gumawa nito o di kaya ay magpagawa sa akin, pwede natin pag-usapan yun. I-PM mo lang ako sa aking Twitter account at doon ay pag-uusapan natin ang mga detalye. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa panonood. Peace!